araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito, ating pagnilayan ang salitang tiwala. Isang simpleng salita, ngunit napakalaki ng bagay na ito sa bawat isa sa atin. Isang simpleng salita, ngunit dapat natin ipagkaloob sa bawat isa at dapat natin natin matanggap. Ngayong araw na ito, ating pagnilayan ang pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Diyos, ating tingnan ng ilang aspeto. Una, ang nakaraan. Pangalawa, ang kasalukuyan. Pangatlo, ang hinaharap o ang ating kinabukasan. Ang ating nakaraan, makikita natin na sa ating mga nagdaang buhay, ang Diyos ay hindi nagsasawang samahan tayo. Ang Diyos ay hindi nagsasawang bigay na kanyang biyaya. Laging nandiyan ang Diyos. Kahit kailan, ang Diyos ay hindi nangiwan. Pangalawa, ang ating kasalukuyan. Titingnan natin ang ating sarili. Nasaan tayo? Ano ang katatayuan natin? Na tayo pala, sa araw-araw na tayo ay nakakaraos sa mga problema, sa araw-araw na tayo ay nakakalusot sa mga sa nangyayari sa atin, sa araw-araw natin pagiging malakas, ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo iniiwan dahil sa araw na ito, kahit ngayon, ang Diyos ay kasama natin. Pangatlo, ang ating hinaharap o kinabukasan. Makikita natin na ang nakaraan hanggang ngayon, ang Diyos ay ating kasama. Hindi niya tayo iniwan. Hindi siya nagsasawang bigay na kanyang awa, na kanyang pag-ibig. Kaya naman ang ating kinabukasan, ang ating hinaharap, dapat lang natin ipagkatiwala sa kanya. Sapagkat ang Diyos, kahit kailan, hindi nagsawang mabigay na kanyang biyaya, na kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, at kahit ang kanyang pagtitiwala. Bagkus ang Diyos, kahit anong ating mga kasalanan, ay hindi nagsasawang magbigay ng kanyang pagtitiwala sa atin. Maraming salamat po at magandang araw po.